You know, what's up guys? Panibagong araw, panibagong buhay. So, last December 16, na-admit nga pala si nanay, no? Kasi may surgery siya. So, ayun na nga guys, umpisa na natin to. Bali, tamang ayos nga lang ako ng pagkain namin ni nanay dito, no? Kasi bumili ako ng one-piece chicken dyan sa mini-stop kasi ayun lang yung pinakamalapit na convenience stop dito. Bali, tigil sa kami dyan ni nanay. Kakatapos lang namin kumain guys, sarap talaga ng chicken ng mini stop, no? Malaki na, malinamnam pa. Tamang paantok nga lang kami dito, no? Kasi bukas maaga kami nigising. Bali, 5 a.m. magpa-fasting na si nanay kasi kailangan yun bago yung operation. Kailangan walang laman yung chin na. Tapos ako naman ito, tamang overthink lang kasi hindi mo talaga maiwasan mag-isip eh. The next morning. Ayun na nga, kinabukasan, umaga ako nagising, mga 3:30 yata ako nagising dyan. Tamang tingin-tingin ako sarili dyan, kala mo talaga tulog pa yun, pero nag-setup na ng camera yan. Ano boy, ayaw pa bumangon yan? Antok pa yan? So ayun na nga guys, no, kinuha ko na yung toothbrush ko para makapag-toothbrush na ako. Medyo natututututo na ako mag-ano dyan eh, mag-setup-setup ng camera, maglagay-lagay ng mga positioning ng camera natin dyan. Vloggerist yan. So yun na nga, tapos na ako mag-toothbrush ng bali, pababa na ako ng base din dyan. Nasa third floor kasi yung room namin ni nanay eh. And walking trip lang tayo, medyo madilim yung kalsada dito guys eh, kasi 3:30 pa lang na madaling araw to, medyo delikado ba din sa dyan, kaya tamang alerto-alerto lang tayo dyan. Tingin-tingin lang tayo dyan guys, mahirap na mamaya eh, bigla may tumutok sa akin dyan. Hold up to! Bibili sana ako dito sa may McDo malapit sa amin, no? Kaso hindi pala siya 24 hours guys, kaya nag-focus ako, sinistop na naman. Ayan, binuksan ko na yung pinto dyan, and then pagtingin ko dun sa may counter, wala pa palang lutong mga pagkain guys, kaya tumingin na lang ako dito ng mga instant. Bala ko sanang bilhin yung tinapi kanina, kaso baka hindi namin maubos, sasayang lang. Kaya nag-cup noodles na lang kami, ito yung mga paborito namin to eh. So ayun na nga guys, no, binayara ko na yung dalawang cup noodles na binili ko. Tapos lumipat na lang ako dun sa kabila sa may 7-11 kasi dito for sure hindi mawawala ng pagkain dito eh. Bukas na ako ng pinto dyan, tapos nabutan ko si ate nag-aayos ng freezer. So ayun na nga, finally nakita ko na rin hinahanap ko, no. Ito yung binili ko kay nanay, yung yempo, tapos yung may side dish na kangkong na atsara. Tapos sa akin naman yung tuna omelette. Ito yung mga kinakain namin dati yung mga ka-office mate pag mga daily kids days na eh. Pag yung malapit na yung sahod days, ito yung pang survive namin yan. Tawag namin dyan, cartoon gaming. Tapos bumili rin pala ako ng isang, ano no, ng isang big bites kasi kulang sa akin yung isang tuna omelette eh. And then binayaran ko na kay ate. Tapos tamang lakad na pa uwi, dahan-dahan na kasi mainit yung cup noodles. Ito na, nasa elevator na ulit ako, pag-get na ako. Yan, video-video na ako. Ito na ako dito sa room namin. Yan, tapos sinetap ko na yung kakainin namin dito. Yun, patapos na kami kumain dito. Actually, tapos na nga pala kumain dito. Bali, bubuksan ko na lang itong big bites ko lang yung pangano ko, pangsundot ko. Para busol. Yummy hot dog, my tummy. So, yun na nga
guys, no, bagay kinakabitan na si nanay dito ng swero kasi alas 5 na yung kailangan niya na talagang magswerohan. Tapos ito na yung nakakakaba na part, guys. Pero alam ko naman hindi siya papabayaan ni Papa doon dyan. Tapos sa mga oras na ito, hindi na ako mapakali dyan, guys, kasi alam mo naman, operation yan, hindi natin maiwasan din malala. Hindi talaga ako mapakali dyan, guys, kaya napainom na ako ng Cobra dito. Alam niyo ba, guys, sa sobrang hindi ko mapakali dyan, napaano pa ako dyan, napa-tiktok pa ako dyan para malibang-libang lang. Kasi hindi pang mapanood yung tiktok ko, guys. Sige, next slide natin yan. Panisa, diba? Astig, follow na rin pala ako sa tiktok, guys. So, ayun na nga, guys, no? Bali successful yung operation ni nanay. Thank you, Lord. Inabot siya ng 3 hours din yata bago nagising si nanay. So ayun nga, guys, nasalamat sa panonood. Bali dito ko natupukutulin. Sa ngayon nagpapagaling na si nanay. Okay naman siya, safe naman na siya. Hoping na lang sa kanyang fast recovery. Salamat, guys, ingat siya palagi. I love you all.